Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid, ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw sa inyo. Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kumusta kayo? Sana ay maayos ang inyong pakiramdam. Sana ay lagi kayong happy face. Huwag naman sanang laging sad face kasi mas nakakatulong sa pag-develop ng brain at sa pagiging open sa learning ang laging happy. Kaya, always do the happy face. Always smile. Yung mga happy face nga dyan, yung mga masasaya ay pumalakpak ng limang ulit. Sige nga, palakpak nga kayo ng limang ulit. Very good. At yung mga sad face nga, pwede bang ngumiti naman kahit sandali? Pakita ang mga ngipin kahit hindi kumpleto. Ayan, very good. Napakainit ano ng ating weather ngayong buwan na ito kasi ay summer nga. Kaya talagang dapat kayo mga bata, you keep yourselves hydrated o laging umiinom. Ano ba ang favorite ninyong inumin mga bata? Gatas, juice, iced tea, milk, chocolate drink, soft drinks o milk tea. Ay, ang sarap inumin ng mga yan, lalong-lalo na kapag mainit ang panahon, pawis na pawis ka. Tapos, and taas-taas ng araw o yung tirik ng araw ay napakataas or sunny day. Alala ko tuloy, uminom ng malamig na tubig na maraming yelo. Wow, ang sarap, ang refreshing. Pero kids ha, huwag kayong makakalimot na uminom ng tubig. Always drink water. Mula 8 to 10 glasses every day, yan ang kailangan ninyo para mapalitan o ma-replenish ang mga nawalang tubig sa inyong katawan dahil nga mainit ang panahon. Okay? So, ilang glasses of water every day? 8 to 10 glasses of water. Dapat laging water. Kung iinom ba ng matatamis, like a chocolate drink, juice, ay mas piliin ang tubig because it's healthier and it will help you boost your immune system. Okay, so inom lagi ng tubig. May joke ako sa inyo. Anong inumin ang masyadong malaki? Ano kaya yon? Anong inumin ang masyadong malaki? Alam niyo na kung ano?
Sirit na? Eddie, tubig! Corny, no? O, ito naman. Ano naman inumin ang malambot? Anong inumin ang malambot? Palagay ko alam niyo na. Tama, soft drinks. O, ano naman inong inumin ang pwedeng gawing sombrero? Ano daw inumin ang pwedeng gawing sombrero? Meron ba nun, Teacher Jo? Meron. Yan ay ang kape. Kape. O, oh, di ba? Pwedeng inumin at pwedeng gawing sombrero. O, oh, ano naman kayang tubig? Ang nag-iiba ang kulay kapag ito ay lumalamig. Anong tubig ang nag-iiba ng kulay kapag ito ay lumalamig? Ano kaya yon? Palagay ko alam yun na. Ito ay Eddie Yellow. O, di ba? Nangiti tuloy yung mga hindi pang umingiti. Ayan. Magandang araw sa inyo mga bata. Welcome sa eSkwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan na kagaya ninyo. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, makakasama ninyo sa panibagong lesson sa araw na ito. Bakit nga ba kailangan natin uminom ng tubig mga bata? Dahil ito ay tumutulong sa ating digestion. Increase o bilis ng pagtunaw ng pagkain, nakakatulong din sa circulation at pagdadala ng nutrient o ng mga bitamina sa katawan. Tubig din ang tumutulong sa inyo at sa akin mga bata para manatiling normal ang ating body temperature. Diba pag mainit ang panahon, umiinit din ang ating katawan o ang temperature. Kaya uminom ng tubig dahil ito ay nakakatulong rin para magkaroon ng energy sa muscles, magkaroon ng healthy skin, improved kidney function, para makadumi ka rin ng maayos at malambot at maging maayos ang takbo ng pisikal na pangangatawan. That's the blessing of drinking water. Oh, bigla ba kayong nauhaw? O sige, inom muna kayo ng tubig. Sandaling-sandali at hihintayin kayo. Ko kayo at sa pagbabalik ng eSkwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, lesson time na tayo. Hello kids! Familiar na ba kayo sa mga salitang pamalit sa ngalan ng tao? Gaya ng ako, ikaw, siya, tayo, kayo, at sila. Ang mga salitang yan ay pamalit sa ngalan ng tao. Kung hindi pa kayo familiar, tamang-tama ang ating lesson para sa inyo. Ang salitang ikaw at ako ay mga halimbawa ng panghalip. Gayun din ang mga salitang siya, tayo, kayo at sila. Ang panghalip ay salitang panghalili o ipapalit yan sa pangalan ng tao. Ang tawag rito ay panghalip panao. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng panghalip panao. Ang pangalan ko ay Rina. Ako ay masayahing bata. Ang pangalan ko ay Rina. Ako ay masayahing bata. Ano kaya ang panghalip na ginamit sa salitang nabanggit? Ang panghalip ay ako. Ang ako ay pamalit sa pangalang Rina. O isa pa, kids. Tinanong ni Myra si Jojo.
Ikaw ba ay marunong ng bumasa? Ikaw ba ay marunong ng bumasa? Ano ang panghalip doon? Ang panghalip sa salitang nabanggit ay ang ikaw. Ikaw ang panghalip na pamalit sa pangalang Jojo. Si Liza ay mahusay sumayaw. Siya ay mahilig sa modernong sayaw. Ang panghalip ay siya. At ang siya ay ipinalit sa pangalang Liza. Ang aking mga kapitbahay ay masayang nagdiwang ng Pasko. Sila ay nagpalitan ng mga regalo. Ang panghalip ay sila, pamalit sa salitang mga kapitbahay. Nakuha niyo ba, kids? Ang salitang, ang aking mga kapitbahay ay masayang nagdiwang ng Pasko. Sila ay nagpalitan ng mga regalo. Ang ginamit nating panghalip ay sila bilang pamalit sa salitang mga kapitbahay. Isa pa! Ikaw at ako ang mag-aalaga ng ating bunso habang wala si nanay. Ikaw at ako ang mag-aalaga ng ating bunso habang wala si nanay. Tayo rin ang magpapaligo sa kanya. Ang panghalip na ginamit sa salita ay tayo. Tayo naman ang ipinalit sa panghalip na ikaw at ako. Ang panghalip ay tayo. At yan ay ipinalit sa panghalip na ikaw at ako. Sa pagkakataong ito, kakailanganin nating muli ang inyong lapis at papel. O dali, kids, kunin na ang inyong mga lapis at papel. Para sa ating gawaing pagkatuto, piliin ang wastong panghalip sa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sa inyong papel. Para sa gawaing pagkatuto, piliin ang wastong panghalip sa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sa inyong papel. Una, Aubrey, linisin mo ang iyong sapatos. Siya ang magtatago niyan sa lalagyan. Aubrey, linisin mo ang iyong sapatos. Ikaw ang magtatago niyan sa lalagyan. Piliin sa dalawa ang panghalip panao, siya o ikaw, na rin ang magtago niyan sa lalagyan, siya o ikaw. Kung ang sagot mo ay ikaw, ikaw ay tama. Ikaw na rin ang magtago niyan sa lalagyan. Ikaw ang panghalip panao na pamalit sa pangalang Aubrey. Ikalawa, tutulungan sila, tayo, ng mga kapitbahay natin sa paglilipat bahay. Mamili sa dalawa, sila, tayo, ng mga kapitbahay natin sa paglilipat bahay.
Alin kaya sa dalawa ang tamang panghalip panao sa salitang nabanggit? Tutulungan sila o tutulungan tayo ng mga kapitbahay natin sa paglilipat bahay? Alin ang mas tama? Kung ang sagot mo ay tutulungan tayo ng mga kapitbahay natin sa paglilipat bahay, ikaw ay tama. Ikatlo, ang sipag niyang mag-aral, tularan mo siya. Ang sipag niyang mag-aral, tularan mo siya. O, ang sipag niyang mag-aral, tularan mo sila. Ang sipag niyang mag-aral, tularan mo sila. Mamili sa tamang panghalip panao, siya o sila. Uulitin ko, ang sipag niyang mag-aral, tularan mo siya. O, ang sipag niyang mag-aral, tularan mo sila. Ano ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay ang sipag niyang mag-aral, tularan mo siya, ikaw ay tama. Ika-apat na talata. Sino sa inyo ang nagsulat sa pader? Kayo ang mananagot sa ating punong barangay. Sino sa inyo ang nagsulat sa pader? Kayo ang mananagot sa ating punong barangay. Yan ang una. Ang ikalawa. Sino sa inyo ang nagsulat sa pader? Ako ang mananagot sa ating punong barangay. Sino sa inyo ang nagsulat sa pader? Ako ang mananagot sa ating punong barangay. Mamili sa panghalip panaong kayo o ako. Uulitin ko. Sino sa inyo ang nagsulat sa pader? Kayo ang mananagot sa ating punong barangay. Sino sa inyo ang nagsulat sa pader? Ako ang mananagot sa ating punong barangay. Ano ang tamang sagot? Panghalip panaong gamit ay kayo o ang panghalip panaong gamit ay ako? Kung ang sagot niyo ay kayo, kayo ay tama. Kasi ang kayo ay papalit sa panghalip panao na maramihan din. Inyo, di ba? Ang tanong, sino sa inyo ang nagsulat sa pader? Kaya ang susunod ay kayo ang mananagot sa ating punong barangay. Panghuli, siya o ako? Mamimili kayo sa dalawang panghalip panao, siya o ako. Inanyayahan niya siya sa kanyang kaarawan. Inanyayahan niya siya sa kanyang kaarawan. Yan ang una. Ang ikalawa, inanyayahan niya ako sa kanyang kaarawan. Inanyayahan niya ako sa kanyang kaarawan. Alin ang tama? Panghalip panaong siya o panghalip panaong ako? Inanyayahan niya siya sa kanyang kaarawan o inanyayahan niya ako sa kanyang kaarawan? Kung ang sagot mo ay ako, ikaw ay tama. Sa pagkakataong ito, babasahin ko ang isang talata na naglalaman ng mga panghalip panao gamit ang ako, ikaw, siya, sila at tayo. Ang ating kapaligiran. Ang ating kapaligiran ay isang biyaya na nagmula sa Diyos. Siya din ang nagbibigay buhay sa kalikasan upang hindi masira
ang ating kapaligiran. Dapat tayong lahat ay magtulong-tulong sa pangangalaga nito. Tayo, bilang isang mabuting mamamayan, ay makatutulong sa pagtatapon ng basura sa tamang tapunan, at kayo naman, bilang aking kamag-aaral, ay may tungkulin ding makibahagi sa pagpapaganda at sa pagsasaayos ng ating kapaligiran. Ang atin namang mga nakatatanda ay patuloy pa sanang magtanim ng mga puno upang maiwasan ang pagkakaroon ng baha. Sila ay makatutulong ng malaki sa kalikasan. Ang ating kapaligiran. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Nagbabalik ang inyong eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Para sa susunod nating mga aralin, makinig ng maigi at syempre sundin ang mga panuto sa bawat aralin. Sa pagkakataong ito, ang pag-aaralan natin ay ang pagbibigay ng paksa ng talata at tula. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makakapagbigay ng paksa ng talata o ng tula at matutukoy mo ang salita o ang pangungusap sa isang talata. Pero bago yan, kids, alamin muna natin ano nga ba ang talata. Ang talata ay binubuo ng isa o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ito ay binubuo rin ng pangunahing paksa at pantulong na detalye. Ang pangunahing paksa ay tumutukoy sa tema ng talata. Halimbawa, si Dr. Jose Rizal ay ating pambansang bayani. Siya ay ipinanganak noong 19 ng Hunyo, 1861, sa Calamba, Laguna. Namatay siya sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. Namatay siya noong 30 ng Disyembre. Narito pa ang isang talata. Si Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isa sa ating pambansang bayani. Ipinanganak siyang mahirap. Maaga siyang naulila sa mga magulang kaya hindi siya nakapag-aral. Ngunit, sa sariling pagsisikap, natuto siyang bumasa at sumulat. Tinuruan siyang bumasa ng kaniyang ate. Napaunlad niya ang kaalamang ito. Uulitin ko ang talata. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isa sa ating pambansang bayani. Ipinanganak siyang mahirap. Maaga siyang naulila sa mga magulang kaya hindi siya nakapag-aral. Ngunit, sa sariling pagsisikap, natuto siyang bumasa at sumulat. Tinuruan siyang bumasa ng kaniyang ate. Napaunlad niya ang kaalamang ito. Sa inyong gawaing pagkatuto, ibigay ang paksa ng talata na aking nabasa. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Tungkol saan ba ang talata na aking nabasa? Kung ang sagot ninyo ay tungkol sa buhay ni Andres Bonifacio, kayo ay tama. Ikalawa,
Ibigay ang paksa ng tula. Isulat muli ang sagot sa inyong papel. Babasahin ko at inyo namang uunawain. Ako ay aklat. Maraming nakasulat. Ako'y pangalagaan. Laging pag-ingatan. Sa kinabukasan mo, ako'y maaasahan. Ako ay aklat. Maraming nakasulat. Ako'y pangalagaan. Laging pag-ingatan. Sa kinabukasan mo, ako'y maaasahan. Tungkol saan ang paksa ng tula na aking binasa? Sagutin niyo nga, kids, tungkol ba saan ang paksa ng tula na aking binasa? Kung ang sagot ninyo ay patungkol sa aklat, kayo ay tama! Ito pa ang ikatlo. Ang aking alaga, Bantay ang pangalan. Sa araw at gabi, kami inaalagaan. Kapag nakakakita ng mga kalaban, ipagtatanggol aming sambahayan. Ang pamagat ng tula ay ang aking si Bantay. Ang aking alaga, Bantay ang pangalan. Sa araw at gabi, kami inaalagaan. Kapag nakakita ng mga kalaban, ipagtatanggol aming sambahayan. Patungkol saan daw ang aking binasang talata? Ano ang paksa nito? Sige nga, isulat ninyo sa inyong mga papel. Kung ang sagot ninyo ay tungkol kay Bantay, kayo ay tama. Ikatlo, ang talatang ito ay isinulat ni Lorraine T. Rivera. Ang pamagat ay bagyo. Ang dulot may takot. Sa bawat pag-ikot, malakas mong hangin. San ka dadalhin? Ang dulot may takot. Sa bawat pag-ikot, malakas mong hangin, saan ka dadalhin? Tungkol saan kaya ang talatang aking binasa? Sagutin mo nga. Isulat sa iyong papel. Tungkol saan ang binasang talata? Kung ang sagot mo ay patungkol sa bagyo, ikaw ay tama. Narito pang isa. Watawat. Ang ating bandila ay may tatlong kulay. Pula ang sagisag ng katapangan. Puti naman ay kalinisan. At bughaw ay kagitingan. Uulitin ko. Ang ating bandila ay may tatlong kulay. Pula ang sagisag ng katapangan. Puti naman ay kalinisan. At bughaw ay kagitingan. Patungkol daw saan ang talatang aking nabasa? Isulat sa iyong papel. Kung ang sagot mo ay patungkol sa watawat, ikaw ay tama. Very good! Nakuha na ninyo ang lesson tungkol sa pag-alam kung ano ang paksa ng bawat mga tulang aking nabasa. Ang pangunahing paksa, yan ang tumutukoy sa tema ng talata. Kung naintindihan mo ang ating aralin, itaas nga ang kamay. Very good!
ang nararamdaman niyo ngayon? Press nga ang happy face kung happy at sad face kung ikaw ay sad. Alin sa dalawa ang iyong pakiramdam? Pero sana mas piliin mo ang happy dahil ang ating aralin ngayon ay ang pagsasalarawan ng damdamin ng isang tauhan sa kwentong napakinggan o nabasa at maipahahayag ang sariling damdamin o reaksyon tungkol sa kwento, tekstong pang-impormasyon at tula. Kaya sana happy ka ngayon para mas open ang iyong brain sa matututunan mo. Malalaman natin ang iba't ibang klase ng damdamin, iba't ibang klase ng pagpapahayag ng reaksyon at idea at pagbibigay ng sariling isipan, saloobin at karanasan. Sige nga, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa ng pagpapahayag ng damdamin. At sa pagsabi ko ng mga damdamin na ito, titignan ko nga kung kaya ninyong ipakita sa inyong mga mukha ang mga emosyon na aking sasabihin. Una na rito ang pagkatuwa. Patingin nga ng mga batang natutuwa. Very good. Oh, ito naman. Pagkagulat. Pagkagulat. Patingin nga ng reaksyon ng inyong mga mukha na nagulat. Very good. Pag-iwas. Paano kaya yung pag-iwas? Ayan, yung iba nakuha. O ito, palagay ko kayang-kaya niyong gawin ito. Pagkatakot. Pagkatakot. Patingin nga ng pagkatakot. Ayun. Pagkainis. Patingin nga ng mga naiinis na face. Yun pala ang naiinis na face. Eh yung pagkamuhi. Alam nyo ba yung pagkamuhi? Ito yung mas malalim na emosyon. Mas malalim pa ito sa pagkagalit. Pero ayoko nang... Pero wag sana kayong umabot sa makakaramdam kayo ng pagkamuhi. Ano? Kaya wag na lang nating praktisin yung pagkamuhi. Eh yung panghihinayang. Panghihinayang, patingin nga ng mga mukha ng, ay, sayang. Halimbawa, kumakain ka ng ice cream, tapos nalaglag sa sahig, hindi mo na makakain. Patingin nga ng mga mukha ng nanghihinayang. Very good. O yung pagkagalit naman, patingin nga. Aba? O wag nang magagalit. O ito na lang, last, pagdadalamhati. Pagdadalamhati o sad face. Patingin nga ng mga sad face, mga di makalabas. Ayan, very good. Ganyan ang iba't ibang itsura at iba't ibang pagpapahayag ng damdamin o reaksyon ng pasalita o pasulat. Kapag kayo ay binigyan ng surprise gift sa birthday ninyo, anong mararamdaman ninyo? Ang unang-una ninyong mararamdaman ay pagkagulat, di ba? Kasi kayo ay nasurpresa. Hindi niyo inasahan na meron palang magandang regalo sa inyong kaarawan. Patingin nga ng pagkagulat ulit. Very good. Sa ating gawaing pagkatuto, mag-iensayo tayo ng iba't ibang mga reaksyon o pahayag na sa pamamagitan ng pasulat o pasalita. Mamimili kayo sa apat na
faces. Letter A, pagkagulat. Wow! O wow face. Letter B, pagdadalamhati o sad face. Letter C, mad face o pagkainis. At letter D, happy face o pagkatuwa. Okay, letter A, pagkagulat. O wow face. Letter B, pagdadalamhati o sad face. Letter C, mad face o pagkainis. At letter D, happy face o pagkatuwa. Okay, pipiliin ninyo ang tamang sagot at isusulat yan sa inyong mga papel. Ready na ba ang papers? Kung hindi pa, kunin na ang lapis at papel. Una. Yehey! Nakapasa ako sa pagsusulit. Yehey! Nakapasa ako sa pagsusulit. Ano kaya yung naramdaman ng emosyon na aking binasa? Letter A, pagkagulat. Wow! O wow face. Letter B, pagdadalamhati o sad face. Letter C, mad face o pagkainis. At letter D, happy face o pagkatuwa. O, anong mararamdaman mo kapag nakapasa ka sa pagsusulit? Kung ang sagot mo ay letter D, happy face o pagkatuwa, very good ka! Pangalawa, bakit mo sinira ang laruan ng kapatid mo? Bakit mo sinira ang laruan ng kapatid mo? Letter A, pagkagulat. Wow! O wow face. Letter B, pagdadalamhati o sad face. Letter C, mad face o pagkainis. At letter D, happy face o pagkatuwa. Bakit mo sinira ang laruan ng kapatid mo? Kung ang sagot mo ay letter C, pagkainis o mad face, ikaw ay tama. Ikatlo. Wow! Ang ganda-ganda mo ngayon! Wow! Ang ganda-ganda mo ngayon! Letter A, pagkagulat. Wow! O wow face. Letter B, pagdadalamhati o sad face. Letter C, mad face o pagkainis. At letter D, happy face o pagkatuwa. Isipin mo nga, wow! Ang ganda-ganda mo ngayon! Kung ang sagot mo ay letter A, pagkagulat o wow face, ikaw ay tama. Ika-apat, marami ang pumanaw sa taong 2020 dahil sa lumalaganap na sakit na COVID-19. Marami ang pumanaw noong 2020 dahil sa lumalaganap na sakit na COVID-19. Letter A, pagkagulat. Wow!
Wow, face! Letter B, pagdadalamhati o sad face. Letter C, mad face o pagkainis. At letter D, happy face o pagkatuwa. Marami ang pumanaw noong 2020 dahil sa lumalaganap na sakit na COVID-19. Anong sagot mo? Kung ang sagot mo ay letter B, pagdadalamhati o sad face, tama ang iyong sagot. Totoo, marami ang nagdadalamhati, marami ang sad ngayon dahil sa COVID-19, lalo na kung ang kanilang pamilya ay affected ng karamdamang ito. At kayo rin kids, no? Affected rin ang inyong pag-aaral dahil sa COVID-19 pandemic. Pero, hindi dapat manatiling malungkot dahil marami pang mga bagay na dapat tayong ipagpapasalamat sa buhay. Ikalima, naglulundag kami noong bagong taon para tumangkad. Naglulundag kami noong bagong taon para tumangkad. Ano kaya ang sagot? Letter A, pagkagulat. O wow face. Letter B, pagdadalamhati o sad face. Letter C, mad face o pagkainis. At letter D, happy face o pagkatuwa. Kung ang iyong sagot ay letter D, pagkatuwa o happy face, ikaw ay tama. Sa isa pa nating gawaing pagkatuto, isusulat ang damdamin o reaksyon sa bawat pangungusap na aking babasahin. Kakailanganin niyong muli ang inyong lapis at papel dahil dito ninyo isusulat ang letra ng sagot sa inyong kwaderno. Babasahin ko ang letra ng mga damdamin. Malakas ang buhos ng ulan at nagbabadya ang pagbaha. Malakas ang buhos ng ulan at nagbabadya ang pagbaha. Anong sagot? Letter A, panghihinayang. Letter B, pagkatakot. O letter C, pag-alala. Anong nararamdaman ninyo kapag malakas ang buhos ng ulan at posible ang pagbaha? Letter A, panghihinayang. Letter B, pagkatakot. O letter C, pag-alala. Kung ang sagot mo ay letter C, pag-alala, ikaw ay tama. Dahil kapag lumalakas ang ulan at tumataas ang tubig baha, ang mga tao ay nag-aalala. Ikalawa, nagtakbuhan ang mga tao sa pagsalakay ng mga armadong lalaki. Nagtakbuhan ang mga tao sa pagsalakay ng mga armadong lalaki. Ano ang tamang sagot? A, pagkatuwa. B, panghihinayang. O letter C, pagkatakot. Kung ang sagot mo ay letter C, pagkatakot, ikaw ay tama. Ikatlo, hindi ko napanalunan ang grand prize. Letter A, panghihinayang. Letter B, pagkatakot. O letter C, pag-alala. Letter A, panghihinayang. Letter B, pagkatakot. O letter C, pag-alala. Kung ang sagot mo ay letter A, panghihinayang, ikaw ay tama. Dahil ang emosyon, kapag hindi napanalunan, ang grand prize ay ang panghihinayang. Ang ganda ng regalong manika ni Lolo sa akin. Ang ganda ng regalong manika ni Lolo sa akin.
Letter A, pagtatampo. Letter B, pagkagulat. O letter C, pagkainis. Letter A, pagtatampo. Letter B, pagkagulat. O letter C, pagkainis. Kung ang sagot mo ay letter B, pagkagulat, syempre naman, tama ka. Lalo na kung ito ay espesyal na regalo sa iyo ng iyong lolo. Yay! Ikalima, napansin ng lahat ng tao ang damit ng bunso namin, pero sa akin ay hindi. Napansin ng lahat ng tao ang damit ng bunso namin, pero sa akin ay hindi. Letter A, pagtatampo. Letter B, pagkagulat. O letter C, pagkainis. Letter A, pagtatampo. Letter B, pagkagulat. O letter C, pagkainis. Kung ang sagot mo ay letter A, pagtatampo, ikaw ay tama. Sa pagkakataong ito, kids, para mas matutunan pa natin ang iba't ibang uri ng pagpapahayag ng emosyon, mayroon akong kwentong babasahin na may kinalaman sa pagpapahayag ng damdamin. Ang pangarap ng pagong, halaw mula kay Esopo. Isang araw, nagkita ang magkakaibigang ibon at pagong. Sinabi ni pagong na matagal na niyang gustong maranas ang lumipad. Sumagot naman ang dalawang ibon. Sige, tutulungan ka naming matupad ang pangarap mo. Sabay na sagot ng dalawang ibon. Kukuha kami ng patpat at sabay naming tatangayin ang dalawang dulo. Kakagatin mo naman ang gitna upang madala ka namin sa itaas. Tuwang-tuwa si Pagong nang malaman ang planong ito. Kaya lumipad ang lumipad ang tatlong magkakaibigan. Hangang-hanga ang maraming taong nakakita sa kanila. Dahil sa paghanga ng mga tao, hindi napigilan ni Pagong na ibuka ang kaniyang bibig at batiin ang mga tao sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat, syempre, sa inyong papel. Una, ano ang matagal ng pangarap ni Pagong? Ano raw ang matagal ng pangarap ni Pagong? Kung ang sagot ninyo ay ang lumipad, kayo ay tama. Pangalawa, paano raw tinulungan ng dalawang ibon ang pagong para makalipad? Paano tinulungan ng dalawang ibon ang kaibigang pagong para makalipad? Ang sagot ninyo ay gumamit sila ng patpat at sabay natatangayin ang dalawang dulo, kayo ay tama. Ikatlo, sino ang mga nakakita sa mga magkakaibigan habang sila ay lumilipad? Sino ang mga nakakita sa magkakaibigan habang sila ay lumilipad? Kung ang sagot ninyo ay ang mga tao sa ibaba, kayo ay tama. Ika-apat, anong damdamin o reaksyon ng mga tao nang makitang lumilipad ang tatlo? Ano ang mararamdaman ninyo kapag nakakita kayo ng
dalawang ibong lumilipad dala-dala ang isang pagong. Anong magiging reaksyon ninyo? Kung ang inyong reaksyon ay pagkagulat, kayo ay tama. Anong aral naman ang napulot mo sa kwento? Anong aral ang napulot sa kwento? Ang maaaring aral na mapulot natin sa kwento ay ang patuloy na pagsunod sa panuto o pagsunod sa instruction. Dahil ang instruction ng dalawang ibon ay kakagatin ang patpat para ito yung magiging paraan na makakapit ang pagong para siya itaas. Kaya kids, mahalaga na laging sumusunod sa instruction o sa panuto para hindi mapapahamak kagaya ng nangyari kay pagong. O kids, nag-enjoy ba kayo sa ating mga lesson ngayong araw na ito? Sana ay nag-enjoy nga kayo at looking forward kami muli na makasama kayo sa susunod na episode ng ating eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Pero bago tayo magpaalamanan, iiwanan ko sa inyo itong kayamanang mula sa Biblia sa Josue 1:9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yan ang pakatatandaan ninyo, kids. Saan man kayo naroroon, saan mang panig ng Pilipinas, nasa loob man kayo ng inyong tahanan, lagi ninyong kasama ang ating Diyos. Kaya laging mananalangin, laging magtitiwala at laging happy face at umasa na magiging maganda ang bukas dahil ang ating Diyos ay tapat at laging mabuti at laging makapangyarihan. At syempre, panatilihin ang pangangalaga sa inyong pangangatawan ha. Laging maghuhugas ng kamay, mag-face mask. Kung kinakailangang lumabas, dapat kasama ang mga magulang o nakatatanda. At syempre, ang physical distancing and make sure na ang bahay ninyo ay laging open ang window para merong full air circulation. Okay, yun ang mga munting paalaala sa inyo ng inyong teacher Jo Cabrera Alabastro dito sa eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hanggang sa muli,